Hello mga ka-promdi! Welcome back po sa aking YouTube channel and for today's vlog, gusto ko mag-share sa inyo yung isang case na kung saan sinagot nito yung katanungan ng isa nating sender na kung pwede daw bang, o ano nga daw ba yung mga grounds para magkaroon ng, makakuha siya ng annulment or nullity, declaration of nullity ng kanyang marriage. Alright? So, meron tayong case dito na desisyon na ng Korte Suprema noong January 14, 2015. Meron tong GR number 166357. Girls, makinig kayo mabuti. Kasi yung kwentong ito, yung wife dito ay constantly nagsusugal, naglalaro ng mahjong. Palaging nagpupunta sa beauty parlor, okay? So, siguro inaraw-araw niya yung pagpunta sa salon. Palagi siyang lumalabas kasama ang kanyang mga kaibigan. And, nakikipag-date siya sa ibang lalaki. So, considering na lahat ito ginagawa niya, napabayaan niya yung kanyang mga anak. So, alamin natin kung grounds nga ba lahat ng nabanggit para walang bisa ang kasal. Okay? So, yung paglalaro ng sugal, yung laging pagpunta sa beauty parlor, yung paglabas kasama mga kaibigan. Okay, grounds ba yon para ma-declare na walang bisa yung kasal? Alright. So, aminado naman si wife dito sa case na to na naglalaro siya ng mahjong. Sabi niya, 2 to 3 times a week lang naman. And pinapayagan, may permiso naman ni husband. And kasama niya yung mga bata kapag ka siya ay naglalaro ng mahjong. Okay? Sabi niya yung paglalaro naman niya ng mahjong daw ay sa bahay ng kanyang mga kamag-anak. Alright, ang sabi ni husband, dahil sa pagmamahjong niya, yung kanyang dalawang anak, yung dalawang anak nila ay umulit. Okay? Ng second grade. So, ibig sabihin, napabayaan nga ng dalawang bata yung pag-aaral dahil sa pagiging sugarol ng nanay. So, yung sabi din ni husband na yung palagi ang pagpunta sa beauty parlor, palagi ang paglabas ni wife kasama yung kanyang mga kaibigan, at saka yung obsessive need niya ng attention mula sa ibang mga lalaki. Okay. And pinatunayan ito ng isang kaibigan ni husband na kung saan itong kaibigan ni husband nagtestify nga na itong asawa ni husband, itong si wife ay nakikipag-date sa ibang lalaki. Okay. Ang sabi ng RTC, sexual infidelity per se is a ground for legal separation. Anong ibig sabihin nito? Yung infidelity, pangangaliwa, panlalalaki, ay ground for legal separation. But, it does not constitute psychological incapacity para maging ground ng nullity of marriage, para mapawalang bisa ang kasal. No, sabi ng korte. Now, dito sa kasama sa kanyang complaint or sa kanyang evidence, yung pagsasabi ng ano to, pag-testify ng expert witness, itong psychologist, at saka si, meron ipinresenta na pare ng kanilang lugar dito bilang kanyang witnesses ni husband. Okay? So, dito, sinabi kasi ng mga bata na sila ay kasama tuwing nagsusugal, yung kanilang nanay, and although hindi nga lang, sabi ng korte, hindi napatunayan, there was no testimony na nagpapakita na may abandonment and neglect of duties etong si wife. Kasi, sabi ng korte, andun naman yung wife mo kapag may sakit yung mga anak mo, inaalagaan sila, pinagluluto ng pagkain na gusto nila. So, walang abandonment, walang neglect of duty. So, ang sabi ng korte, yung infidelity ay
ground nga for legal separation but certainly not psychological incapacity. So, nag-motion for reconsideration si husband. Pagdating ng pagka-file niya ng MR, ang sabi ng korte, binaliktad niya yung una-una niyang desisyon. Okay. So, nangyayari yon kapag ka may desisyon ng korte, nag-file ka ng motion for reconsideration, o pwedeng mabaliktad yung desisyon. Although, parehas na korte yung nag-desisyon, ano? Si RTC. So, nireview nila yung records at ginrant nila yung motion for reconsideration. Binaliktad nila. Sabi nila, sa testimony ni doctor, ni psychologist at saka ni father, isang pare, napag-alaman na yung level ng immaturity and irresponsibility ni wife doon sa kanyang mga anak at sa kanyang husband constituted psychological incapacity. Okay. Bakit? Well, yung diagnosis ni doctor, incurable na yung psychological incapacity ni wife. Bakit? Kasi yung palagi ang paglalaro ng mahjong. Okay. Ay makikita doon yung grave, severe, and incurable presence of psychological incapacity. Okay. Yung pagdadala mo sa iyong anak habang ikaw ay nakikipaglaro ng mahjong at their very young age, at a very tender age, hindi mo iniisip or wala kang pakundangan sa moral development ng mga bata. Okay. And eventually, pati yung family life ninyo ay naapektuhan. Yun ang sabi dito. So, under Article 209 and 220 ng Family Code, meron kasi dito yung right and duty ng parents over their children. Ito yung mga obligasyon. Okay. Now, yung ginawa ni wife dito ay nag-display, parang wanton disregard, hindi inisip nung nanay yung moral and mental development ng mga bata. Okay. Yun yung sabi dito sa case na to. So, indeed, psychological incapacity exists in one party. Okay. And because of that, the marriage has to be deemed null and void. Alright? So, ang sabi ng korte, more than 20 years na ang nakalipas, more than 20 years na silang hiwalay. So, both parties ay nakakause ng damage, hindi lamang sa kanilang dalawa, kundi pati na rin sa buhay ng kanilang mga anak. So, yung kung magpapatuloy etong si husband na married sa kanyang wife para lamang sa marital duties, okay, it would be a great injustice. So, ginrant yung petition for declaration of nullity na isinampa ni husband laban sa kanyang asawa. Okay. Dineklara ng Korte Suprema na null and void ang kanilang kasal na nangyari noong 1976 due to psychological incapacity ng partido pursuant to Article 36 ng Family Code. Okay, so girls, yung malimit na paglalaro ng majo or malimit na pagsusugal, okay, could be, like in this case, could be deemed an act of psychological incapacity na pwedeng magpawalang bisa
ng inyong kasal. Hindi lang yun, ha? Kasi hindi lang yun yung factor dito sa case na to. Yung frequenting mahjong sessions, frequenting beauty parlor, nakikipag-date siya sa ibang lalaki, lagi siyang may night out kasama ang friends. So, hindi lang yung ano, hindi lang yung paglalaro o pagsusugal o paglalaro ng mahjong, okay? But in this case, lahat ng circumstances na yun taken together, sabi ng Korte Suprema, mayroong psychological incapacity kay wife na under Article 36, nagpapawalang visa sa kanilang kasal. Okay? So, yun lamang. And please like and follow your my Facebook page, Attorney Promdy. Please subscribe to my YouTube channel, Attorney Promdy. Thank you for watching.